Okay. Mga kabuinan, ang natutukaran tanguha na gabi, ading manunungod sa ipinaluwas niya na DILG na usad na memorandum circular na pinagipugol sa pag-iron ang mga buka pabakunado sa enterong Pilipinas. Bueno, sa ginibong session kay na niya na sanggunian bayan, kay nang pita Enero 24, nakaresibi na SB ning usad na memorandum circular numerado 222E22 na ipinaluwas niya na Department of the Interior and Local Government petsado Enero 18, 2022 na pirmado ni Secretary Eduardo Anyo. Ading nasabi ng kasuguan mga kabuinan, mga ugang, agotitulong inventory of vaccinated population in the barangay in line with the pronouncement of President Rodrigo Duterte to restrain movement of the unvaccinated individuals. Sigun sa circular mga kabuinan, kaso Enero 6, 2022, sinugo ni Presidente Duterte ang amin na taong buka pa bakunado, ang amin na individual na buka pa bakunado na ang amin na punong barangay na pagulon at yung mga tao pala na buka pa bakunado tumang sa COVID-19 na magparaluwa sa sakandang mga kabayan ninhuli sa biglaan na paglangkaw niya na kaso ng COVID-19 aga na padagos na uma niya ding Omicron na variant. Yung presidente is called upon to act. And because it is a national emergency, I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. If he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. The barangay captain can also mobilize civilians and adopt them as a, well, give them the task officially, probably written, and that converts their status from being a civilian but also a person in authority called upon to assist the persons in authority. They can file cases. I'd be happy to answer. Sabi ko na, mayroon naman akong kaso sa ICC, di ipatong na ninyo para isang sagutan na lang pagdating ng panahon. Sigun pa mga kabuinan sa circular na ang legal basis niya ding kasuguan amuan na Section 15, Article 2 niya na sa Atena Constitution na nakasaad mga kabuinan, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Gustong sabihin mga kabuinan, ana estado pinagigarantiyan na dapat maprotehiran ag isulong ana diretsos sa maray na salud niya na lambang Filipino ag maitanom sa sakandang mga isipan ana pagkasabot o kamulatan sa marhay na salud. Apwera pa niya di mga kabuinan sa Section 16 niya na Local Government Code, malalino mga kabuinan na nagisabi na ana interong local government units sa kaipuan ehersisyo nira, i-exercise ana sa kandang pudir para sa efektibo ag efisyenteng paggobernar ag adupang mga esensyal sa pagtulod niya na general welfare o kapakanan niya na kagabsan. Ninhuli niya di ana interong LGUs dapat asiguraron ag suportaran ana pagsulong niya na maray na salud ag kaligtasan ng lambang siyudadano sa sakandang lokal na komunidad na nasasakupan. Ang napisugo ni Anyo sa nasambit ng circular, amuha na nga mina gobernador, nga mina municipal mayors, punong barangay, sangguniang panlalawigan,
sangguni ang bayan, sangguni ang barangays, agading Philippine National Police ag mga regional, provincial ag municipal offices niya na DILG. Bueno mga kabuinan, uno man na policy content niya di nga nasabi ng GIA. Primero, anang amin na punong barangay sa interong nasyon dapat i-monitor ag magpreparar ng inventaryo niya na interong individual sa sakandang mga barangays na hindi pa nababakunahan ag siyempre atong mga nabakunahan na. Ana ikaduwa, ana mga barangay mga kabuinan kay pa na i-monitor a pag-iron niya na mga individual na buka pa bakunado ag abisuan sira na magtinirsa na sa bahay para maminimisar a pag-kuriyat niya din nga COVID-19. Alagad sabi man di mga kabuinan na itao ko no ana magkakanigong respeto sa human rights o karapatang pantao. Dapat istriktong maobserbaran adi. Ana ikatulo, sa parte man niya na lokal na gobyerno sa munisipyo, ana sanggunian bayan dapat kunong mag-enak o magpasar ning usad na ordinansa na nagitao ning rasonableng restriksyon sa pag-iron niya ng mga buka pa bakunadong individual. Mantang sa Republic Act 11525, ading mapadapit sa bakuna, aga adtong quarantine law, agwa di koneksyon, hindi man nakasurat ang mandatory vaccination. Alagad, sigun sa circular, mga ugang, pwedeng maging legal na basehan ana Section 15, Article 2, niya na sa atin na konstitusyon, aga na Section 16, niya na local government code na naipaliwanag tanakay na. Bueno, sa usad na entrevista niya na CNN Philippines ki Undersecretary Ipimaco Densing, ipinaliwanag niya di ana mekanismo aga na procedure kinpauno ana magiging pasistema niya ng mga barangay sa inventaryo aga pagpugol o pagrestrain niya ng mga buka pa bakunado. All barangays will be asked to make an inventory of not only the unvaccinated but the vaccinated as well, no? And whether they are partially vaccinated, fully vaccinated or vaccinated with boosters. So it's really a complete inventory of each barangay's vaccination status of its constituents. So what will happen is many of the barangays will have to go house to house and do the survey or inventory. And once the individuals, specifically the unvaccinated, will be identified, they will now be monitored for purposes of whether or not they will go out of their residence for purposes of procuring essential goods and services, or if they will just go out for non-essential purposes and they will be asked to return to their houses instead. Mm-hmm. There's a form that we will be annexing in the memorandum circular that will be issued, and gagamitin lang yun ang form ng ating barangay. So sa papel lang naman yan, and then copies will be sent to our local government operations officials in the local government, and of course a copy will also be left behind with the barangay. Okay, mga kabuinan, malinaw na ipinagpaabot na prosedimiento niya na DILG. Okay, ingutuan ta daw din nga circular niya na DILG sa nagkakapirang punto niya di. Bueno, mga kabuinan, na mantang nagisabi na DILG na agkuligal na basis adi susog sa konstitusyon ag sa local government, agkuman kaya nakabutang sa konstitusyon na Bill of Rights Article 3, na pinag-adalan tabagan kasugit ang mga nag-eskwela na nakasawod na no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Gustong sabi yun, uda kuno persona na pwedeng bawian o deprive niya sa kanyang buhay, libertad o atong pibanutang kalayaan, ag atong propriedad, mga pagrugaring pagsurusadiri, na uda ning due process of law, proseso, lag niya na korte, amo ang nagiproseso niya na pisabing kina lawful, ana usad na akto ning usad na individual. Ag si same na tao na pwedeng prohibiran niya na patas na proteksyon ning lay. Kaya mga kabuinan, si Attorney Presida Acosta niya na Public Attorney's Office nagsabi na unconstitutional ading pulisiyang adi urog na adtong no vaccine no ride policy. I think the policy of the LGUs is highly unconstitutional and against the law.
Because Republic Act 11525 states that vaccine cards shall not be necessary for educational, any transaction. And yet, they are circumventing. Nilalabag nila yung batas eh, indirectly. Para bang, para mapilitan kang magpapakuna, you need magpapakuna para pasakayin ka. Ano yun eh, pinupwersa. Samantalang sa DOH portal, eh, nasusulat ang patient's right. Pwedeng mag-refuse kung ayaw nila. Pwede rin, silang magpapakuna. Kung ayaw, lalo yung mga immunocompromised, elderly, sickly, yung may mga natatagong sakit na talagang alam ng doktor nila na binabawalan sila ng doktor na magpapakuna. At yung batas ka rin, pag binasa mo, in anticipated ng legislative body, ng legislature, na may serious adverse effect yung bakuna. Kaya naglaan sila ng 500 million indemnity fund through PhilHealth, nandiyan yan. At nakalagay din dyan yung napakasaklap, ang dami pong lumapit sa amin para magpa-autopsy ng kanilang bangkay na nabakunaan, tapos na COVID, namatay. Eh, tinanggihan namin sapagkat sa batas mismo, walang liability ang mga manufacturer at may immunity pati ang official ng DOH. Kaya ang talong-talong talaga dito ay ang mahirap ang mga tao hindi makapag-hospital pag may side effects na. Tsaka sinabi rin dito sa batas, aba, hindi ka pala free from COVID pag ika'y pinakunahan, kaya yung iba nagsisecond thought ka rin. Okay. So, adi palan mga kabuy nun, alagad si Acosta palan hanggang sa mga oras na adi, sigun kay Health Secretary Duque, baka pa palan bakunado. Ako ay nananawagan kay PAU Chief Acosta na dahil palagi ko baka malapit na rin siya maging senior citizen, eh dapat ay mabigyan siya ng karagdagang proteksyon sa pamamagitan ng bakuna. Ayaw naman natin na malagay siya sa isang napaka-peligrosong katayuan, lalo na kapag ito ay severe to critical COVID infection, na alam natin na bibiktima rito ang mga senior citizens at mga taong gaya na sinabi niya, meron daw siyang ibang mga sakit. So mas lalo na dapat magpabakuna siya bunsod ng kanyang comorbidity. Bakit parang pinalalabas po na dangerous ang mga unvaccinated? Mali po yun eh. Edi ang ibig sabihin, kung pasusundan natin yung logic nila, ako down, dangerous, okay? Eh di yung more than 50 million na hindi pa bakunado, dangerous sa buong Pilipinas? Ganun ba yun? Bakit mo i-deprive ng trabaho? Okay. So mga kabuinan, ako kaya nakikita ko didi, ana makaturot-risting nga pwedeng mangyari. Nakapalaman didi sa nasabi ng circular. Ana sanggo ni ang bayan, aga na interong LGU sa interong Pilipinas, pisugo niya ding nasabi ng memorandum sa ninhuli sa pronouncement ni Presidente Duterte na pagulot na movement niya ng mga bakunado. Alagad mga kabuinan, nagiparaduwa-duwa man na interong LGU, lalong-lalo na ako. Kaso, masungan ko ading baretang adi na mismong si Davao City Mayor Sara Duterte sulang sa pronouncement, nyo sa kanyang ama na si Presidente Duterte, maging sa pulisiya niya DILG na nagisugo nga niya ding pagpatupad niya ding pulisiya. Walang plano ang lokal na pamahalaan ng Davao City na maghigpit sa galaw ng mga hindi bakunado. Kaya kahit nagpapatupad na ng no bakuna no ride policy ang ilang lokal na pamahalaan, walang plano ang City Government of Davao na ipatupad ito sa mga Davaoenos. Nauna nang sinabi ni Mayor Sara Duterte Carpio na hindi siya sang-ayon na rendahan ang galaw ng mga hindi bakunado dahil hindi naman ginawang mandatory ang pagpapabakuna. Dili na ta magbalik sa test before travel mai because doon na nay bakuna and doon na nay boosters and doon na nay kining tambal kanang molnupiravir no and kanang uban pang tambal na ginagamit sa sulod sa hospital kung doon na kay moderate or severe case ng COVID-19. Dagdag pa ng alkalde na dapat nang tanggapin na mamamalagi ng matagal ang COVID-19, kaya hindi maaaring lagi na lang magpatupad ng paghihigpit. Ang dapat aniya, matutong mag-adjust at mag-adapt ang mga tao na mamuhay kasama ang virus.
Yan. Amo na di mga kabuinan na napisabi ta, amo na di akarian niya di. Paano mapasunod ang mga tao na mismong ang mga nasa gobyerno hindi nagkakausad sa pulisiya? Amo pa ang mga tagasunod. Kaya ako bilang miyembro niya na sanggunian bayan mga ugang, nasasakita na magpanday ng ordinansa na pagulo na napag-iro niya ng mga bakunadong buinan. A pera pa niya di pauno magarantiya niya na DILG o niya na lokal na gobyerning buhi na hindi malapas ang nakarapatang pantao. A pera niyan, hindi daw pag-abusuhon niya ng mga barangay officials ang nasa kandang otoridad. Ninuli ta election period na baga mga ugang ha, hindi daw gamitin adi niya na nagkakapirang barangay official na pagulon ang napag-iron niya itong mga individual na kontra-inkante nira sa politika. Adi mga kabuinan opinion ko sana, ta proven and tested na kaya adiya niya itong mga nakaaging panahon. Ang naunga ko sana didi, masustiniran daw adi niya na national government, mapanindigan daw adi niya na mga lokal na gobyerno sa probinsya, sa munisipalidad, siyudad, ag sa barangay. Takin nararumruman po ninyo mga kabinin at itong road clearing policy niya na DILG. Interong nagsunod na LG buhi, kaya interong pinurutol yung mga kahoy dyan sa Rikaprang-Kaprang, rinagba yung mga waiting shed ag mga pansyon sa sementeryo, tinapyas yung mga agad. Nguan, back to normal, mga kabuinan, maglibot ika sa poblasyon, anatinampo, apigibong parking area niya ng mga behikulo ag mga tricycle. Back to basic, ha, balik sa dating pag-uugali. Yung mga so yung mga social, ha, yung mga magagayo na kaoy, mga magagayo na auto. Isinin yung mga kabuinan kinsari nagiparada, komo sira mga social sa buhi social terrace. Ayan. Mapapawaw ka talaga. Ano nga, saari na baya ang wanyo task force, ha, niya itong road clearing operation. Uno adto pasuna. Bukaaran ni sa kaustuan mga kabuinan ading polisiya. Baga impulsive sana, impulse ha. Niya ding presenting national administration. Kaya mga kabuinan, alagada komo agukasuguan na DILG, pag-adalan ta di mga kabuinan na bilang miyembro niya na sanggunian bayan, kung una na magiging implication niya di. Ha, ta maski nga ni iyo sa kanyang agi na si Mayor Sara Duterte niya na Davao, ha, malalinaw yung pahayag, ha, na adi kuno pahirap, ha, sa mga mahihirap, lalo pang masasakitan ang mga kapinubrian, ha. And agubatas man kaya talaga mga kabuin, ha, na di mo man mapipirit. On the other hand, sa kabangang balyo, ha, what is the value of that mountain, ha? Sa kabangang balyo, mga kabuin, dapat man na itong mga bakunado, ah, lalong-lalo na yun mga bakuna, ah, yung mga bakunado na uwi ng pag-uugat, ha? Ana, ka-uwi ng pag-uugat na mapundo na ding pandemya. Samantalang yung mga hindi na babakunahan, talaga nga di ta maintindihan hanggang guwan. Nakabutan kaya sa leya, di man sira mapipirit. So, kinakaipuan kaya di mga kabuin na dapat i-reconcile, ha? Magkaaguning mga magkakanigong ang pag-amienda if necessary, ha, dapat mag-ana mga batas kaya mga kabuinan, dapat mag-complement to each other, ha, di mag-ginturahan, di mag-sinintikan, di mag-suruntukan. Para anang amin man mga kabuinan, kaming nasa gobyerno, ha, para man sa kapakanan niya ng mga namamanuaan, ha, da man sa gobyerno mga kabuinan na mag-ibuning mga palisiya na ikakapahamak niya na mga siyudadano. Alagad, kin mapipwede kintaan na buka-impulsive, ha, buka-paburo bigla, pag-adala na una, ago baga justice secretary, ago... Agoyo piba nung Solicitor General, mag-ibunaw na ning siripunaw na mga kabuinan na mga lay na pwedeng mag-conflict. Kaya mo an mga kabuinan na sana makikita ta mga kabuinan kinunuan na magiging implication niya di sa pag-implementar niya na nasabi ng lay. Tadi di nga ni sa ato na banwaan, baga nang da pa man iron-iron, ading sa ato na mga barangay office.